Natanggap na po natin yung E99 drone. Ito po siya, kulay orange. May kasama po siyang user guide. Susubukan po natin i-connect sa Play Store sa cellphone. Katulad po nung sinabi ko kanina, hahanapin niyo po sa folder niyo yung Play Store. Kung meron na po kayong Play Store o kung wala po kayong Play Store account, i-download niyo po muna yung Play Store. Then, i-click niyo po yung Play Store folder niyo. Lalabas po, itatype niyo po dito yung Wi-Fi _ cam. Tapos po search. Pag lumabas na po yung Wi-Fi cam, i-download nyo po, pipindutin nyo yung open. Pag nag-download na po siya, ganito po yung lalabas. Pipindutin nyo po yung start button para po lumabas yung controller po niya. Ganito po yung lalabas. Pupunta po kayo sa Wi-Fi nyo. Sa Wi-Fi connection nyo po. Hahanapin nyo po yung Wi-Fi. I-click nyo siya. Tapos hahanapin nyo po yung number ng drone ninyo na naka-registered para po i-connect. Katulad po nito, naka-registered sa akin, Wi-Fi 4K, ito po yung serial number. I-click nyo po siya para makonect po. Pag nakakonect na po, balik kayo sa desktop ng cellphone nyo, i-click nyo yung Wi-Fi _ cam, tapos po, yan na po, lalabas. O automatic po siya. Ganito po mismo yung lalabas. Nakakonect na po kayo sa camera ng drone ninyo. Ganito po. Tapos po, ginagamit ito pag cellphone, through cellphone yung controller nyo sa drone. I-click nyo po yung right folder. Pangalawa, bago itong last folder, ito po yung lalabas. Ito po ginagamit to sa control ng up and down, forward, backward, right, left ng drone ninyo. Pag i-calibrate po ninyo, ipipress nyo po yung right, left circle, press the center circle, pataas. Para po makalibrate yung drone ninyo. Yan po, nakalibrate na po siya. Gagamitin nyo po ito, controller from down to up, up to down. And ito pong sa right circle, ipipress nyo po yung center button. Gagamitin nyo po itong controller to forward, backward, right, and left. Ito naman po mga folder sa taas. Pag pinindot nyo po yung videos folder, ibig sabihin po niyan magka-capture po yung camera ng videos katulad po nito. Try natin. Yan po. Nagre-record na po yung videos niyan. Pag sa camera naman po, pipindutin nyo yung folder ng camera. Yan po. Nag-shot na. Kung gusto nyo pong makita yung capture nun, pipindutin nyo po to. Folder na to. Sunod ng folder ng camera, lalabas na po dito. Katulad po nito. Ito po yung kanina. Yan. Tapos po, yung sa videos naman ng capture, ito po. Ito yung kanina rin. Yan po ang capture ng e-drone. E99 drone. Tapos po, ito po, yung sumunod ng folder ng
Pag check, ito po yung dual switch ng camera nyo. Pwede po kayong mamili kung front camera o sa down camera. Pag dual po yung binili ninyo. Ito naman pong VIR folder. Pag gusto nyo mag-switch, halimbawa katulad po nito, dalawa, nag-switch siya, nagdo-double cam po siya. Ito naman po, pag pinindot nyo, magsisingle cam siya uli. Ito yung reverse ng camera. Ito po yung pinaka-controller ng cellphone nyo. Kung gusto nyo gamitin na control ay yung cellphone nyo, ito po ipipress nyo. Ito po yung lalabas. Tapos yung sa pinaka-right corner na folder, pag-clinic nyo po siya, siya po yung second folder po, yun po ang bilis ng draw nyo. Kung gusto nyo 30, 60, 100. Tapos po, yung third folder, ito po yung mga background sound ng mga gusto nyo tunog pag nagka-capture po kayo ng videos, camera. And yung third folder po, ito, yan po yung zoom in, zoom out ng camera po ninyo. Sa front camera and down camera. Yan po. Isasama ko pa po yung advantage and disadvantage, precaution ng paggamit po ng control through cellphone connection sa drone po ninyo. Ito po ay advice lamang kung ang signal po ng connection ng wifi ninyo ay malakas para po maiwasan natin ang problema ng connection sa pag-control ng drone ninyo. Advisable lamang po ito na gamitin yung ganitong setup ng controlling ng drone ninyo kung malakas po ang wifi signal ninyo. Usually ginagamit lang po itong ganito para po mag-capture ng camera and videos. Yung ginagamit po talagang controller ay yung built-in na controller na conventional na kasama ng drone ang ginagamit sa pag-control. Ito po ay advice lamang para po maiwasan natin ang mga unexpected na bagay. So ito po ay recommended lamang sa pag-capture ng videos and camera kung mahina ang signal po ninyo sa wifi. Kung malakas naman po, mas handy and comfortable po na gamitin ang ganitong klase ng pag-control sa drone ninyo. Ito po ang advisable kung may malakas po kayong wifi. Kung wala naman po, ito ay recommended na gamitin para capturing videos and camera sa drone po ninyo. Yun po. Salamat po.